Hi guys, welcome back to our channel. So, ang Dayanan Garden. So guys, ngayong araw magbablog ako. So, tungkol kung paano ba tayo mamimili na hindi tayo gaano malulugi. So yan, naisip ko yung vlog na yan guys, dahil sa mahigit isang taon na po akong nangungulikta ng mga philodendron, at saka ngayon nagbibinta na rin ako sa mga naikukulikta ko guys. Ayun. So kaya naisipan ko ang vlog na ito. So sana may maitutulong ato. Ito may maitutulong ito, kahit maliit man lang sa inyo, dahil alam ko na marami pa rin ngayon na nagkukulikta ng mga halaman. So hindi naman matatapos itong pagkukulikta natin ng mga halaman guys, dahil kahit ako sa mahigit isang taon, so sobrang dami ko pa na hindi pa nakukuha na halaman. So parang hindi pa ako nakaabot ng mga 1/4 sa klase ng mga philodendron guys. Ayan. So una guys ay ano, ito guys, base lang sa experience ko guys. So yun lang yung mai-share ko sa inyo, ang mga experience ko kung paano ba ako nangungulikta ng halaman. Una guys, ano, pag bumibili ako guys, hindi talaga ako bumibili sa mga ano, yung mga halaman na sinisip guys. Ayan. So talagang iniiwasan ko yan guys. Pero uso naman talaga yung mga shipping guys. Pero ako iniiwasan ko talaga yan guys, dahil hindi naman sa lahat na mga ship ay ano, nasisira. Yung mga lalo na pag nasa malayo na lugar yung binibili mo guys, yan, masasabi mo na bibili ka dahil mura lang siya. Pero pag isiship kasi ang halaman guys, malaki talaga ang posibilidad na masisira siya guys. Pagdating sa inyo, mukhang 50-50 na siya. Kaya ako iniiwasan ko guys. Ano, pinipili ko pa na bibili ako ng mas mahal kaysa mura, tapos isiship pa siya guys. Kaya yan yung iniiwasan ko guys. Kaya yung mga halaman ko, pinipili ko na ako talaga yung kukuha, o kaya okay lang sa akin yung mga dinideliver. So yung isang araw lang guys, so okay na okay lang yan guys. Kaya ako, kahit nung bago pa akong namimili, so kadalasan sa mga tanim ko guys, personal ko sila na binibili. So kahit medyo mahal, pero sa naisipan ko na kung bibili ako ng mura tapos nasa malayo, easy ship, pagdating dito sa akin tapos mamatay, so malaki yung ano, yung alakansi ko. So hindi ko na siya mapakinabangan. So ayan, masasayang yung pira na binibili mo. So ayan yung una na maibigay ko sa inyo. So yun, una, kailangan pag bumibili ka, kahit medyo matataas yung presyo, basta sure na sure yung halaman na pagdating sa inyo na buhay na. Pangalawa guys, meron ding mga halaman na mura lang mabili mo, pero yung hindi pa sila mga stable guys, yung mga new top cut lang tapos binibinta. Yan kasi makikita mo, makumpara mo sa ibang mga presyo, bakit mga ano sila mas mura, dahil mga bagong cutting lang pala. Pero ako guys, nagbibinta rin ako ng ano, yung mga kahit mga bagong cutting lang, pero depende kasi yan sa bumibili sa iyo guys. Pag kursonada nila ang tanim, tapos kailangan hindi mo rin itatago sa kanila na bago pa lang itong tanim guys. So yan, para aware sila, kahit bibilhin nila, pero aware sila na bago pa yung mga halaman na binibili nila. So tulad sa akin guys, mayroon na akong naibinta na bago pa lang na itanim. So yun, tulad ng Black Cardinal ko, ayan, 1 month pa lang bago na i-top cut ko, nabili ni Sir Jack Chua. Ayan, shout out po sa iyo Sir Jack Chua. So tulad din yung ano, Pop Eye ko, bago pa lang din yung na-top cut, binili ni Sir Spike. Ayun, pagdating pa nga sa kanya, natanggalan pa ng isang dahon, pero
alam ni Sir Spike na ano, bago pa lang siya na top cut ko. Ayan, shout out din kay Sir Spike San Agustin. So marami na siyang nabili sa akin na halaman. So yun, yun yung pangalawa. Pag, tapos yun ring mga halaman guys, na yung pangatlo guys, yung mga pag sobrang excited ka na bibilhin dahil gustong gusto mo siya, pero pagdating pala sa'yo ay hindi totoo. Ayan, experience ko yan guys. So tulad na lang yung nabili ko na ano, pink Kongo. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ayan. Ayan, hindi pa nga siya tumubo. Ayan. So, nung nabili ko to guys, sobrang nagandahan ako. Ayan. Dahil, kakaiba talaga ang kulay niya. Sobrang rare niya. Alam nyo ba, ang bili ko nito guys ay 4,000. So, ayan. Hindi pa umabot ng isang taon, pero ayan, wala na ang kulay, wala na ang pink. Ayan, hindi lang mag oh, ayan, nawala ang pink guys. Ayan, so yun, sobrang lugi ko dito guys. Tapos may isa pa akong nabili guys, yung bang sobrang magmamadali ka, dahil yung pag yung pagkaalam mo, sobrang ganda ng halaman. Tulad na lang dito ng nasa likod ko guys. Ayan. Ito. Itong golden photos ko guys. Ayan. Ayan ito. Ayan. Sobrang thrilling na siya guys. Ayan. Nabili ko ito guys noong parang hindi ko pa talaga kilala yung mga philodendron guys. Yung sabi-sabi lang nila na mayroon akong halaman na maganda, kaya binibili ko. Alam niyo ba ang bili ko nito guys ay 1,500 yung isang dahon lang. Kaya nung mayroon akong nakita sa mga kakilala ko, yung nabili nila na sobrang laki ay 500 lang pala. So sobrang lugi ko guys. Ayan, parang nilalagay ko lang siya dito. So one, yan, souvenir ko na lang. So hindi na siya mapang, pero mayroon namang mayroon pa namang bumibili nito, pero hindi sila ganun kamahal. So yan, kaya yun yung mga experience ko. At saka sa pagbili mo guys, talaga. So ayan, sa pamimili mo rin ng mga philodendron guys, yun, pag mayroon kang gustong bilhin, dapat yung hindi mo binibili lang na basta binibili mo lang, yung dapat yung binibili mo na halaman, kailangan yung nagugustuhan mo talaga guys, para hindi sayang yung pera na binibili mo. Dahil pag binibili mo lang siya na basta binibili mo lang, pagdating sa'yo parang mapabayaan mo lang yung halaman, so sayang talaga yung pera mo. So maiba kasi pag ginugusto mo kasi yung halaman. Kasi pag ginugusto mo talaga siya guys, tapos binibili mo, kahit ano pa siya, kahit mahal, pero aalagaan mo siya talaga guys. Ano ba tong camera ko guys? Gumagalaw. So ayan. So yun, pag binibili mo tapos gusto mo, yung parang maalagaan mo siya, tapos pag lumalago, yung mayabong, dumadami, so makukuha mo pa yung mga puhunan mo guys, dahil pag may gustong bumibili din sa iyo, so maibenta mo siya. So iba kasi yung bumibili ka na parang wala lang, yung bang gusto lang, gusto mo lang bumibili. So hindi kasi ano, hindi kasi pareha ng pag binibili mo tapos yung gustong-gusto mo yung halaman, kasi aalagaan mo siya ng aalagaan guys. Ayan. So tapos yung mga ano guys, yung mga halaman kasi ako guys, yung mga binibili mo dapat pinipili mo talaga yung mga medyo mga buhay na talaga guys. So kahit gaano ka ano, kahit maliit, basta sure ka na buhay na, so lalaki din yan sa inyo. So yan, yan yung para
mga experience ko guys na ano, may i-share ko sa inyo. So kahit ano, nasa 1 year pa lang ako na nagkukulikta, pero meron na din akong mga karanasan na na-encounter guys. So yun yung mga karanasan na napagdaanan ko guys sa mahigit isang taon na pagkukulikta ko ng halaman. So kaya naisipan ko na isi-share ko sa inyo para maikumpara ko kung pareho ba tayo ng mga napagdaanan, o kung hindi tayo pareho, so ma-aware na kayo sa mga napagdaanan ko guys. So yan lang yung video na ibibigay ko sa inyo ngayon guys, at saka yung kaunting tips na maibigay ko sa inyo ngayon guys. So sana mayroong maitutulong sa inyo kahit maliit man lang. So yun, maraming salamat sa panonood, at saka shout out po sa lahat guys, maraming salamat, bye bye po.